What's up mga YouTube viewers? Ngayon naman, maiba naman tayo ng i-post dito sa aking YouTube channel. Usapang isda naman tayo, hindi isda na iniulam. Itong tulad nitong isda na inaalagaan ko sa bahay. Kaya kita niya naman sa video, mga ang cute at ang liliit nila. Maliit lang kasi yung aquarium ko, so napagpasyahan ko maliit lang din yung isda na kunin ko. Tsaka mas maganda siya pag masdan eh. Masyado silang magalaw, malikot, nakaka-relax panoorin. Okay na okay siya sa pang-stress relief sa katawan natin, lalo na kung talagang pagod tayo or gusto natin ma-relax yung mata natin. Parang nakaka-ginhawa sa mata eh. Lalo na kung maghapon tayong babad sa ating cellphone, saka bababad sa mga social medias. Ayan, ito ang ginagawa ko ngayon eh, kapag medyo babad yung mata ko sa kakatitig sa cellphone ko, dito naman muna ako nakapokus sa mga isda ko. Well, ating pag-usapan muna natin dito sa mga nagbabalak na gustong mag-alaga rin ng isda na tulad nitong sa akin. Bigyan ko ngayon kaunting tips kung paano ang magsimula mag-alaga ng isda nito. Kasi usually sa mga nagtitinda ng isda, basta makabenta lang yung iba eh. Hindi na nagbibigay ng tips or kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat ilagay, or kung ano yung dapat sundan na procedure sa tamang pag-aalaga. Kasi mayroong mga tindero na basta nagbenta lang, tapos na. Yung iba, mayroong ilan na pag nagbenta sila, nagbibigay sila ng tips, pero hindi lahat ganun eh. Kalimitan lahat gusto lang makabenta, tapos na. Hanggang dun lang sila. Anyway, dito tayo sa unang procedure. Syempre, unang procedure niya, pag nakabili ka ng isda, syempre, yung aquarium, lalagyan mo ng tubig. So, hindi lang basta naglagay ka ng tubig. Kailangan kapag naglagay ka ng tubig sa aquarium, mas maganda, mas advisable, lalo na kung galing gripo na mula sa Nawasa or sa kahit anumang water district, mas maganda ilagay nyo muna siya sa timba bago nyo ilagay sa aquarium na mga isang buong araw. Bakit? Kasi yung tubig na nasa galing sa gripo, mayroong chlorine yun eh. Halos lahat kasi ng mga water district and Nawasa bago makarating sa atin yan, tinitreat muna nila yan, nilalagyan nila ng chlorine para luminis or maging safe nating inumin bukod sa ginagawa nilang filtration process. So yung chlorine niyan sa mga isdang kagaya niyan, lalo na yung maliliit, toxic sa kanila yung chlorine eh. So kung yung tubig diniretso mo lagay sa aquarium tapos diretso mo din ilagay yung isda sa aquarium, posibleng mamatay o hindi tumagal yung isda. Mas maganda ilagay nyo muna siya sa pail, tapos palambigin or ihalahilaan nyo lang na medyo may singaw lang na konti para ma-neutralize or mawala na gaabahagya yung chlorine. Pero hindi pa sapat yun eh, kasi hindi pa rin talaga totally mawawala yung chlorine content niya. So ngayon meron na tayong ginagamit na chlorine neutralizer kagaya nito. Ayan, meron namang procedure kung paano gamitin tulad nito. Application, 1 teaspoon for every 10 gallons. So itong aquarium nito, around 4 or 5 gallons to. So half teaspoon ang ilalagay ko para ma-stabilize tong, ma-neutralize tong tubig na inigip ko sa Nawasa. Pero, so kung hindi ka naman makapaghintay, pwede na naman na hindi mo na patagalin yung inigib mo sa pwede mo i-direct tapos lagyan mo na lang nito. Sa akin lang, gusto ko lang kasi na mas ma-neutralize, na mas maayos yung tubig na ilalagay ko sa aquarium, kaya pinapatagal ko siya ng mga one day or kahit overnight bago lagyan nito tapos bago ilagay yung isda. Tapos meron ba tayong isang nilalagay din, i-apply itong methylene blue. Ito naman yung gamot na nilalagay sa tubig para bukod sa nagpapaganda ng nagpapakalinis tingnan, kasi bluish yung kulay ng magiging kulay ng tubig sa aquarium, ito is gamot din para sa isda rin, para yung mga yung isda nating alaga maging free or
hindi sila kapitan ng mga fungus. Yung kalimitan nakikita natin sa ibang isda na parang akala mo may kurikong kung tawagin or scabies. Nagkakamera din sila ng sakit na ganun eh. Yung parang galis aso kumbaga. Na nanggaling yun dahil sa mga fungi. So ito yon. Kagaya lang din nung chlorine neutralizer, ang application is 1 teaspoon for every 10 gallons. So ito naman is half gallon, kalahati ng 10 gallons ng aquarium ko. So half teaspoon lang ilalagay ko. So ito pwede mo na agad ilagay. Then kung gusto mong hindi na magtagal na magbabad muna ng isang buong araw ng tubig na inigib, so pwede namang direkte na. Ako lang mas maganda lang kasi talaga yung binabad muna yung tubig o pinatagal muna isang araw bago ilagay sa aquarium para mas neutralize yung tubig, mas less stress para sa isda yon. So ito, makikita niyo yung isda ko na. Yung kasing ibang isda na alam yung parang nasisikipan sila or less yung oxygen, kalimitan niya makikita niyo yung isda niya nasa taas. Kasi kulang yung oxygen, kulang yung movement ng oxygen. Kung mas maganda yung healthy nung oxygen na nakukuha ng isda, pag makikita nyo yung isda, pumapailalim, naglalaro sa ilalim. Tulad mga yan. Kasi yung mapapansin nyo kung sa ibang isda or ibang aquarium pala na may isda, kung tingin nyo parang nasisikipan sila or kulang yung oxygen para sa kanila, makikita nyo mag-i-stay lang yun sila sa taas. Parang pinapop nila yung bubbles or ano, dahil kinakapos sila sa oxygen. At kalamitin nun, hindi nagtatagal yun, namamatay agad. So, advice ko sa inyo na mas maganda yung movement ng tubig, hindi gaanong sikip. Alam mo ba, yung hindi gaanong crowd sila, yung makakagalaw sila na maayos, yung may magandang movement sa ibabaw tsaka sa ilalim, para tumagal yung alaga natin ng isda. So, sa pagpapakain naman ng isda, hindi naman yan tulad nating tao na 3 times a day na kumakain. Kasi ang mga isda na yan, around 16 to 20 hours bago nila ma-digest yung kinakain nila. Suggest ko pala, bilhin yung pakain itong plates kasi mas malinis siya tingnan eh. Ayan, no? Hindi tulad ng ibang pagkain ng isda na parang natutunaw siya tapos parang nagkukulay sa masyadong parang nag kumbaga sa ano sa kapaligiran yung parang alikabok. Yung ibang pagkain kapag na ano sa tubig parang nadidissolve, parang nagiging dust siya sa ilalim or ano. Mas malinis tingnan ng tumplates, mas matagal ka maglilinis ng aquarium. So yan, sabi ko nga na once a day lang pakainin yung isda kasi hindi naman sila ganun kahirap alagaan, basta tama lang din yung procedure ng ginawa natin preparation. Kung halimbawa meron kayong long weekend na bakasyon tapos nangangamba kayo, yung isda nyo hindi makakain, kaya nilang mabuhay na hindi kumakain na around 2 to 3 days, depende rin kasi sa isda yun eh. Syempre kung mas malaki yung lagayan nila ng pagkain, siguro mga 3 to 4 days pwede pa. Pero kung gaya nitong maliit lang, siguro 2 to 3 days kaya pa nilang mabuhay. Kasi nasabukan ko nang maiwan sila ng 2 to 3 days, okay pa eh. Basta kapag siyempre iniwanan nyo sila na magbabakasyon kayo, huwag papatayin siyempre oxygen. Tsaka siyempre iwanan nyo muna sila ng pagkain para at least yung mga plates niyan, kapag nabasang-basa yan, iilalim naman yan. Palutang-lutang lang yan eh. Patlutang-lutang lang yan dyan sa ilalim o ano. So, makakain din naman nila yun kung sakaling nagutom sila. Kaya, kayang-kaya nila kahit mga 2 to 3 days na walang kain. So, okay lang. Mas madali silang alagaan kaysa sa mga aso o pusa na kailangan mo talagang isama sa trip nyo. Kasi, kawawa naman kasi doon nagsisimula yung ibang aso na maulol or mabaliw dahil gutom na gutom, hindi nakakain. Tapos pagbalik nyo, bigla na lang kayong sasakmalin. May mga ganong case eh, kasi iniwan nila, hindi nila pinakain. So, hindi yan kagaya ng aso na kailangang iwanan lagi ng pagkain o laging pakainin. Once a week, once a day lang. Kasi kapag 3 times a day nyo din pinakain to, masyadong lolobo yung
kuan nila eh, baka ma-overfeed sila, mamatay din. Kagaya niya, no? Busog na sila, ang laki na. Talagang parang hindi sila tumitigil hanggat hindi napupuno yun siya nila. Kanina, napakanipis niyan bago natin pakainin. So, halos lahat sila, busog na busog na. So, yun lang ang mabigay kong unang tips sa inyo. Stay tuned para sa another tips kung paano naman tayo maglinis ng ating aquarium. At saka, paano pa yung ibang tips na paari nating magawa para sa pag-aalaga ng mga isda sa aquarium. Salamat mga YouTube viewers! Stay tuned lang po and subscribe sa channel.